dahil ba sa sinabi ko? Ma'am, hindi ko kayo. Hindi ko kayo mawala ng trabaho. Pasensya na akong sinubukan ko sirain kayo ni Sir Fernando. Nagagalit ako sa sarili ko na nagpadala ako sa nararamdaman ko. Nakalimutan ko na na-driver lang ako. Kayong amo ko. Sana naman, Juan, maintindihan mo kung ba't ginagawa ko to, di ba? Jimmy, salamat ah. Okay ka na ba talaga? Oo. Ang galing kaya ng nurse ko. Tingnan mo, inatid pa ako sa bahay ko. Teka lang. Yung bag mo. Jimmy, salamat talaga. Nagawa mo akong tulungan kahit na meron kang problema kinakaharap ngayon. Wala yun. Ka ba? Pero mauna na ako, ha? Pahinga ka na muna. Sige. Naintindihan ko. Dahil sinabi ko yung nararamdaman ko. Okay, sige. Bibigyan pa kita ng isa pang chance, ha? Habang di ka pa nakakaharap ng trabaho, pwede ka munang pumasok sa construction. Bukas na ang simula ng construction ng resort, kaya may isang gabi ka pa para pag-isipan kung tatanggapin mo yung trabaho. Well, this is the least that I can do, Juan. Di ba magsisinungaling naman ako kung sasabihin kong baliwala lang sa akin yung mga sinabi mo? Pero ang laki na natulong mo sa pamilya ko eh. Lalo na sa akin. Hindi ko naman kayang gawin na basta tanggalan ka nalang ng trabaho. Maraming salamat po, ma'am. Naintindihan ko po. Okay. Pero isa lang hihingin ko sa'yo, Juan, kung sakaling tatanggapin mo ang trabahong to. Please lang. Kalimutan mo na kung ano yung nararamdaman mo para sa akin. Ibaling mo na lang yun sa iba. Juan, ikakasal na kay Fernando. Hindi ko mapapangako. Pero susubukan ko. Sige, makakaalis ka na. Lahat ng gamit mo. I'm really sorry. I tried talking to Tita Gabriela. It's okay. I understand. Anong plano mo? If she wants me out, then I'm out. But I don't want you to be a part of this, okay? Saan ka, titira? I don't know. Bahala na. Oh, James, I'm so sorry. Ikaw na muna bahala sa Armada, okay? Yan ang susunod nilang pupuntahan. Don't worry. Pero paano yan? Mukhang mapapagastos ka pa sa pagbili mo ng clothes, ng supplies mo, ng food mo. May pera ka pa ba? Well, I have my ATM and my credit cards. That's 40,000 pesos for a week, Miss Elizondo. Thank you. I'm sorry, Miss Elizondo, but you have another card. It got declined. Okay.
But don't worry, I'll call the bank. Miss Elizondo, gusto daw po kayo makausap ng bank manager. Hello? Ano pong problema ng card ko? I'm sorry, Miss Elizondo, but your mom froze all your accounts. Credit cards, ATM, lahat-lahat. Jamie! Sandali! Anong ginagawa mo dito? Gusto mo ipadampot ito sa mga guards namin? Pasensya ka na. Kailangan ko lang gawin ito. Ano ba? Oscar! Oscar! Ah! Oscar! Pasensya na natagalan. Naglinis pa kasi ako. Nakaya naman sa'yo. Tuloy ka. Sorry, ah. Nakaka-istorbo ata ako dito, eh. Apo ka muna. Thank you. Bakit nga pala bumalik ka? May kailangan ka ba? My mom cut all my ATM and credit cards. Hinakot niya lahat ng gamit sa kondo. Siguro iniisip niya na kapag wala na akong mauwian, gipit na ako, uwi na rin ako dun sa kanya. I wanna go home. I don't know, maybe I could stay here first. Ano ba, Oscar? Saan mo ba ako dinadala? Ba't to? Huwag ka mag-alala. May papakita lang ako sa'yo. Landan! Kunti na lang. Oh. Buti na sa'yo! Baliw ka, Oscar! Sari. Sari, pakasal ka sa'kin. Gusto kitang makasama habang buhay. Kung hindi pwede, okay lang. Sige, I'm so sorry. Kakahiya. James, sandali. Saan ka pupunta? Kaya mo bang matulog ng walang aircon? Eh, maligo na tabo at timbalang ang gamit. Wala kaming heater, ah. Isa lang ang putahe namin, everyday. Isda o gulay pa madalas. Okay ba sa'yo kung sa armada ikaw ang boss? Pero kung dito ako? Uutusan mo ako? Easy lang. Uy, okay ka lang ba? Baka na-stroke ka na dyan. Ano? Baliw! Talagang nagsayang ka pa ng oras at gasolina para lang sa joke na to? Sorry.
Sari, hindi to joke. Totoo lahat to. Galing sa puso ko. Hindi mo ba nararamdaman yun? No. Sari na. Di ka man lang ba kinilig sa kidnap proposal ko? Tagal ko pa nang pinag-isipan yun, no? Actually, hindi. Kinikilabutan ako at naaasar na ako. Kaya pwede ba ihatid mo na ako sa bahay? Dahil kung hindi, ididimanda kita ng kidnapping. Sari naman. O ano? Ihahatid mo ko o ipapakulong kita? Handa naman akong pakulong eh. Kahit habang buhay pa. Diyan sa puso mo. Sari Elizondo, pakasalan mo lang ako. Paliligayahin kita. Mula umaga hanggang gabi. Mula bagong taon hanggang Pasko. Pinapangako ko sa'yo. Ikaw ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Taon-taon. Para sa trabaho mo at pananahimik mo. Uy! Pangalawang beses na to, ha? Tsaka, anong trabaho? Pananahimik saan? Eh, di ba engage na tayo? Dapat ipagmalaki ko yun. Di ba sabi ko, tapos na tong kalokohan natin. At wala kang panimpagsabihan tungkol sa nangyari sa ating dalawa. As far as I'm concerned, walang tayo. Okay. Loud and clear. Pero, hindi mo na ako kailangan suhulan. Teka, parang ayawan na to, ah. Because this has to stop. Stop? Bakit? May nagawa ba akong mali? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Alam ko, hindi kasing romantic gaya ng iba yung proposal ko, pero... I don't need to explain. When I say stop, we stop. Teka! Sayang ka lang ba ganyan? O ganyan ka rin sa lahat ng lalaki mo? Anong ibig mong sabihin? Wala ka ba talagang sineseryoso? Salamat nga pala dito, ah. Nakakaya nga eh. Sana hindi mabaho. Okay lang. Portable nga eh. Alam mo kung anong sikreto ng isang masarap na pambahay? Ano? Yung habang mas luma, eh mas masarap suotin. Lalo na kung ikaw yung naglalaba. Wala kaming damit na luma eh. Mama kasi ayaw niya. Eh, ikaw naman yung magsusuot ah. Yeah, but you don't know my mother. Siya na lang palagi yung nasusunod. And for the first time, pinagbigyan niya ako. Di ba nga gusto ko maging doktor? And I failed. And ngayon, kung malabo na na magpa-practice ako ng medicine. But the thing is, once again, she proved na tama siya. Parehas lang tayo, Oscar. I'm your perfect playmate. Oo. Pero may hangganan ang paglalaro ko. At alam ko kung kailan pakikinggan at susundin ang nararamdaman ko. At paano mong naisip na iba ka sa mga lalaking pinalampas ko? Paano mo din naisip na posibleng mainlove ako sa'yo? Suko ka na agad? Iba yata ang pagkakakilala ko sa isang Jamie Elizondo. Bakit? Ano ba ang pagkakakilala mo sa akin? Determinado. Pero makatao. Ibang-iba sa ugali ng mama mo. Makasalita ka naman. Parang kilalang-kilala mo si mama. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ibang-iba dun sa ugali na kinikwento mo dun sa mama mo.
Jamie, welcome ka dito sa amin hanggat kailangan mo na matutuloyan. Ang importante ngayon ay may paglaban mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Pinatalsik na ako ni Norma. Hindi na nga ako driver doon ako sa construction nila, Kay. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Nakakagulo na nga raw ako sa kanila ni Fernando. Yan naman talaga yung plano natin, di ba? Dapat maaga mo sa kay Fernando. Kuya naman kasi, dapat umamin ka na kahit kunwari lang na mahal mo si Norma. Scott, nagawa ko na. Si Fernando yung pinili niya. In short, busted ka? Ayan na naman. Ayan, kuya. Yang mukhang yan. Ang alin? Yang mukhang yan, pang best actor. Scar, ikaw na lang inaasahan ko. Kuya, pareho lang tayo eh. Pinalipat na nun ni Sari sa construction. Ha? Bakit? Inalo ko ng kasal, nagalit. Ba't mo ginawa yun? Sabi ko naman sa'yo, kuya eh. Buti nga, sa construction lang tayo nilipat. Hindi tayo sinisante. Hindi ako magtatagal sa construction. Mahirap ko lang yung peking leave kay Norma. Malaman lang yung totoo. Magre-resign na ako. Tapos sa'yo na lang makikibalita kung ano man nangyayari dito. Ayos lang ako, kuya. Kaya ko to. May natitira pa naman tayong alas eh. I froze all her accounts, including her credit cards. Tinutuon mo, ma? Oo. Bakit hindi? Ang yabang ng kapatid niyo eh. Tignan natin kung saan siya aabutin ang kayabangan niya. Grabe naman, ma. Hindi ka ba naaawa kay Jamie? Sa atin ba naaawa siya? Alam niya, nag-aalala tayo dito. Hindi man lang natin ma-celebrate yung engagement ng kapatid mo. Ano? My God. But ma, that can wait. Fernando told me. Pero sinabi niya rin sa akin na kaya daw hindi mo masabi-sabi sa amin dito sa bahay dahil ang dami natin problema. Norma, I'm so happy for you. For you and Fernando. But you know that from the very beginning, you've always had my blessings. Thanks, ma. Anyway, may lakad ba kayo bukas? Gagamitin ko sana si Juan. Meron lang akong aasikasuhin. Ama, actually, last day na ni Juan ngayon eh. Kasi ililipat ko siya sa construction. Sa construction? May alam ba siya doon? Maybe just the basic. Pansamantala lang naman eh. Hindi ko kasi siya napapakinabangan dahil hatid sundo rin naman ako ni Fernando. Kaysa tanggalan ko siya agad ng trabaho, naisip ko na ilipat siya sa construction. Sabi naman ni Fernando, okay lang daw eh. Yan. Koy, Kuya Dos mo to. Kuya Dos, may kailangan ka ba? Napunta kasi ako katanduanis eh. Dinaanan lang kita. Kamusta ka? Okay naman ako, Kuya Dos. Mag-ingat ka si Bahay, ah. Teka, ano meron dyan? Ba't tayo mapapasukin? Koy! Lintik, anong nangyari sa'yo? Parang punching bag ka. Sinugmuhan yan. Kailan pa yan? Alam ba ito ng mga kuya mo? Kuya, please. Huwag mo sasabihin kila kuya. At saka, relax ka lang. Marinig tayo ng mga kapit pa. Baka natutulog pa sila. Loko-loko. Ano wag sabihin? Tignan mo ang itsura mo. Akala ko pa naman, babae ka tinatago dito. Kaya mo akong papasukin eh. Sino ba gumawa yan sa'yo? Good morning!
pinasok mo? Sino ba yung babae na yan? Isa siya sa magkakapatid na Elizondo. Sabi ko naman, Bing. Siya ang may-ari ng bar na pinapasukan ko. Kung akala nila Kuya Juan, eh wala akong balita na tatanggap tungkol sa kanila. Nagkakamali sila. Meron akong mga nalalaman sa pamilya ng Elizondo dahil kay Jamie. Subantay lang, bakit ka napupo? Hindi. Iba to. Pinagsilosan ako ng boyfriend na kasama ko sa trabaho. Pero huwag ka na mag-alala, Kuya Dos. Hinahanap na siya para sa rehab at mismo ang pamilya niya ang tumutulong sa akin. Sige. Para sa Dave ng mga kuya mo, anong plano mo? Hihahanap ko muna ng malilipatan si Jamie hanggat may palawalik ko kala kuya ang lahat. Para lang handa ka na. Sa tingin ko, ito rin naman sasabihin nila eh. Layo mo ng babae na kasama mo sa bar. Lalong-lalo na yung kasama mo ngayon. Hindi ko pwedeng iwanan si Rio. Kailangan niya ako, Kuya Dos. At hindi na ako papayag na maulit ang nangyari kay Livia. Hindi ko rin pwedeng iwasan si Jamie hanggat di kami nakakuha ng hustisya kay Livia. Sigurado akong makakatulong ako sa kanila. Dos! Galing ako sa inyo. Kinamusta ko si Kokoy. Eh, tatawagan ko nga sana. Kamusta na ba si Kokoy? Ayos naman. Juan, papunta akong Katanduanes. May nakapagsabi sa akin. Doon daw nakatira yung Jessa. Talaga? O sige, magkita tayo. Bakalang may pasok ka. Hindi. Dos, tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo. Basta magkita tayo. Dos, salamat ha.